mga ka-idol, welcome sa aking YouTube channel. Ngayon mga ka-idol, ang content natin is Car 101. Ano ba ang gamit ng voltmeter? Mga ka-idol, ginagamit ang voltmeter sa mga latest model ng sasakyan. Kasi karamihan ng mga lumalabas na sasakyan ngayon is mga automatic transmission. So, ano ba ang gamit nito? Ang gamit nito, tuturuan ko kayo kung paano ikabit at kung ano anong use ng voltmeter sa ating mga sasakyan. Ayan mga ka-idol, bumili ako ng voltmeter na ilalagay natin dito sa sasakyan. Ang sasakyan ko nga pala is matic transmission. So nagkaroon kasi ako ng problema dati na bigla na lang namamatay yung makina na hindi ko alam kung anong dahilan. Kasi dalawa lang naman ang reason kung bakit namamatay ang makina. Isa is yung kumisira yung alternator mo at saka yung battery mo ay may tama lang. So ang pinaka tanong natin, paano natin malalaman na ang battery natin ay fit pa at ang buga ng kuryente sa battery na nanggagaling sa alternator ay maganda pa? So sa pamamagitan ng voltmeter ito. Ayan mga ka-idol, mamomonitor natin yung voltage ng alternator natin. So sa device na to, makikita natin na okay pa rin yung binibigay ng kuryente ng alternator na nanggagaling sa battery natin. Approved! Yun nga pala mga ka-idol, karamihan ng mga lumalabas sa mga voltmeter sa mga online nag-worth siya ng 1,000, pero merong mas cheapest na gadget. Ito nabili ko to sa mga motorcycle shop. It's worth 200 pesos. Ito yung ginagamit nila para ma-monitor nila yung voltage ng battery. So ito rin, pwede rin natin siyang ikabit dito sa mga automatic transmission natin, mga sasakyan. So tuturuan ko kayo kung paano ikabit ito. Approved! Ayun mga ka-idol, meron na ako ditong nakaabang na wire galing dun sa battery. Siguro mga 3 meters lang yung wire niya. Then ito, yung positive at saka negative nito, ikakabit lang natin siya dun sa abang na wire. Then ang ginawa ko, hinanapan ko siya ng butas para makapasok yung wire. Ito kung ano, papakita ko yung wire. Dito natin kakabit yung sabili nating voltmeter. Pwede natin yung camera.
Approved! Kayo mga ka-idol, ikakabit ko na yung itong pinaka gamit natin voltmeter. Ayan. Yung positive saka yung positive. So kailangan hindi siya magdikit. Kailangan natin ng mahirapan lang kayo dito yung pag-connection ng wire kung hahanapan nyo kasi dapat ng butas. Sa akin kasi meron pa akong tinanggal na parang socket para na makapasok ito. Ayan. Basic lang. Same din sa kabila sa negative. Karamihan ng mga nagiging problema natin, minsan tumitirik tayo sa EDSA, sa ano. Hindi natin alam bakit tayo tumitirik, pero iisip natin anong dahilan. Kakakabit ko na. May sila sa camera. Approved! Then kakabit natin yung positive negative sa ilalim. So kailangan natin gamitan ng makapal na wire kasi ang hirap kasi pag manipis, pag nasunog yung wire nagiging cause ng short circuit. So kung makapal yung wire mo, hindi kayang sunugin, especially mga nakadirect kasi tayo sa battery. So iniwasan natin yung merong mga sunog-sunog. Kung magpapakabit tayo sa iba na ito, medyo may kamahalan din. So, kung ito kasi, it's a basic. So, yan, nakabit na natin. Approved! Ngayon naman, gumamit ako ng para 3M, para idikit na lang siya dito kaysa na magbutas ako, sayang naman yung pinaka-dashboard natin. So ang gagawin natin, lalagyan lang natin siya ng 3M dito. Approved! Ito, meron tayong glue. So lalagyan natin siya ng glue.
para hindi siya matanggal. Since wala tayong double-sided tape, so I use glue. Ayan. So yan yung sukat ng battery natin. Kahit nakapatay yung makina mo, marireed niya yung voltage. Approved! So susubukan natin, mga ka-idol, na i-start kung magbabago yung mga ka-idol kung magbabago siya ng 12. Usually ang standard niyan kailangan hindi siya bumaba ng 10 or 11, kasi once na bumaba siya ng 11, ang mangyayari itama na yung battery natin. So yun, doon pa lang mamomonitor na natin na kung ano yung sukat ng voltage ng battery natin. Start. Yan, nagta 12.0. Yan. So nagpo 14.1 siya. So ibig sabihin nun, yan yung mga standard na voltage na fit pa yung alternator mo, kasi 14.1, 14.2 hanggang 14.3, actually hindi na tumataas yan, hanggang 14.1 lang yan, minsan buwababa na yan hanggang 14.1, pero ano pa rin sya, okay lang yun. Wag lang yung biglang bababa sya ng 12 something na nakabukas yung makina natin. So ibig sabihin alternator naman ang may tama doon. Gagas natin kung magbabago ba yung voltage niya. Sisilin na doon ko. Apakan ko yung gas. Tingnan natin kung magbabago. Ayan, nagbabago siya. So, naka-maximum pa rin siya ng 14.3. Kung bumaba man siya ng maging 13.8, 13.9, okay lang yon. Standard pa rin siya. So yan, nilagay ko siya dito para madali ma-monitor habang while you're driving, makikita mo agad kung okay yung battery mo. Kasi once na nag-breakdown siya ng 11 something, titirik na kayo. Anong nangyayari no, kinakain na lang ng makina mo yung kuryente ng battery, pero wala na supply sa alternator. So ganyan po yung mangyayari dyan. So, ito, ayusin natin. Approved! Yung iba naman ginagawa, linalagay nila sa lighter switch. Eh, since meron tayong mga lighter switch na ginagamit natin, ginagamitan natin ng USB yung lighter switch natin. So, mas inisip ko, mas maganda to at saka accurate ang bolt niya. Ayan. So papatayin ko ulit. Titingnan nyo kung bababa siya ng 11 or pag may maintain lang siya ng 12. Dapat ang mga standard niyan is nasa 12.5 hanggang 12.2, 12.3, 12.4. Ayan. Bumababa siya. 12.9. Tinagal natin yung mga So bababa siya.
nare-read niya yung laman na ng battery mo after mong i-shutdown ang makina. Approved! Ayan mga ka-idols, sana nagustuhan nyo ang ating segment for today. At sa mga may mga katanungan, just comment below kung ano yung mga gusto nyong matutunan sa ating tutorial 101, car tutorial 101 sa ating segment. So hanggang dito na lang until my next video. At kung hindi ka pa at bago ka lang sa akin channel, so don't forget to click and subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga latest video. So until my next video,